Hello guys, welcome back po sa aking channel. So, ito po ay isang paraan para ho ang pangarap ninyo sa buhay ay matupad ninyo. Hindi man sa madali ang paraan at kailang matutupad yan. Batay ho yan sa energy ninyo at kung gaano kayo kapursigido, kung paano ho ninyo makuha ang inyong pangarap na yan. So, ito guys ay ginawa ko ang January. So, ang kailangan po ninyo guys, itong bigas. Isang basong bigas. And then, kumuha po kayo ng, ano guys, kumuha po kayo ng mga newspaper o kaya mga newspaper o kaya mga magazine guys. So dito sa mga newspaper o kaya yung mga ano guys, kung meron kayong picture niyan, di okay po. Kung wala kayong mga ganito guys, kung kaya ninyong i-drawing, i-drawing ninyo. So ano yung gagawin ninyo sa mga ganito guys? Kunwari ho ang gusto ninyo isang cellphone o kaya bahay o kaya ano guys, yung cellphone, 'di ba, yung mga baguhan na cellphone na ngayon, meron ng susi, di ba? And then, kung gusto ninyo ng car, motor, ayan guys, bahay o negosyo, so, mag-drawing kayo o mag-cut kayo ng ano guys, ng picture nun. And then, kailangan ninyo ng susi. So, yung susi na yan, either luma o ano guys, so, dapat lamang ho ay hugasan ninyo. Hugasan ninyo siya para maging ano guys, kasi wag na po ninyo itong tatanggalin hanggang hindi ho matupad ang inyong pangarap guys. So, ito po yung gawin ninyo. So, ito po yung susi, yung ano guys, yung picture. Kasi ito guys, picture ng cellphone yung kinat ko dito. So, ito, dito sa likod nito, isulat mo yung pangalan mo. Pangalan mo, birthday mo, lahat. Isulat mo lahat ng details tungkol sa'yo. Isulat mo dito. And then, ilagay mo yung susi. So, ako guys, ang kinat ko na picture noon, yung bahay. Yung bahay ko. So, ayan na nga. So, malapit-lapit na din ano. So, yung ano ko guys, kaya ako binahagi ito sa inyo. Kasi, yung susi ng bahay namin, back doon sa kusina at doon sa mga ano, sa mga kwarto, doon sa main door. So, kaya ko inanto yung spell na to, na talagang totoo siya. So, dalawa po yung ginawa ko guys. Sa isang ritual na to, dalawa po yung ginawa ko. So, isa po yung sasakyan, susi ng picture po ng isang sasakyan, at saka picture po ng bahay. So, dalawang susi yung ginawa ko noon guys, and then nilagay ko po dito sa ano guys. So, ilagay ninyo dito sa may bigas. Kailangan matakpan po siya talaga. And hayaan lamang ho ninyo siya dyan guys. Ilagay ninyo sa kahit saan. Sa altar ninyo. Sa taas ho ng cabinet ninyo. Sa may kusina ninyo. Whatever po na gusto ninyong paglagyan. Na alam nyong safe na walang makikialam. O kaya hindi matatabig ng mga bata guys. So, ilagay lamang ho ninyo. So, ito po yung ano guys, na kung minsan ho ang ating mga spell ay hindi ho dumadating kaagad kasi lalo na ho, kahit na po marami kayong mga pampaswerte sa buhay, kahit na po ilang talisma, ilang medalyon, ilang ano na ho yung binibili ninyo pero wala hong natutupad sa inyong mga pangarap guys kasi ang mga pampaswerte guys, nasa tao po yan. Kung naniniwala siya, and then naniniwala siya, bumili siya ng mga charms na ganito, bumili ng ganyan guys, then sinamahan mo ng sipag, dasal, yun po yun. Walang imposible na hindi darating yan. Wala kong balakid para hindi, ano yan, prosigido ka, magtrabaho ka, and then, bakit, anong rason para hindi mo makuha yung pangarap na yan? Yun guys, kung lamang mahilig ka sa pampaswerte, and then, wala ka namang ginawa kung hindi makapagbasag ulo, magbisyo, minom ng alak, and then magbarkada, magbasketball, yun lamang ang gusto mong gawin, ayaw mo namang magtrabaho,
gusto mo magkaroon ng cellphone, gusto mo magkaroon ng motor, pero ayaw mo naman magtrabaho. So ano, saan dadalo yung swerte sa iyo? So ang gawa ng mga pampaswerte guys, yun po yung mga ano guys, nagpapabilis lamang sa mga pangarap mo sa buhay. Gusto mong magkaroon ng bahay, hindi ka naman wala ka namang trabaho. Gusto mong gusto mong magkaroon ng sasakyan. Ayaw mo naman magtrabaho. So paano darating yung sasakyan sa iyo? Paano darating yung swerte sa iyo? Paano darating ang mga susi na yan na ni-spell mo kung hindi mo sasamahan ng sipag at tiyaga? So lahat ito guys, kahit ano pong orasyon o kahit ano pong mga ginagawa ninyo guys na pagpopoder o kahit ano pa yung mga bagay na yan na dinarasal ninyo araw-araw, kung hindi ho ninyo sasamahan talaga ng sipag at aksyon, wala hong mangyayari. Maswerte. I-blame pa ninyo yung mga ano guys. Meron akong ano dito na maestro na nagtuturo ng mga ano guys. Meron siyang marami siyang tinuturuan na ano. Talagang binabastos nila dahil yun na nga. Turo siya ng turo tungkol sa mga espiritual, yung mga ano guys. No, siguro nagbabayad sila sa kanya sa mga ano guys. Turo siya ng turo doon para na siyang ano na dito. And then marami pa rin nagbabasa sa kanya. Kasi alam niyo guys, ano eh. Yan yung binabahagi po nila sa inyo para magkaroon. Kagaya ko ho, para magkaroon kayo ng idea. Para magkaroon ho kayo ng idea kung paano ho kayo matupad yung mga pangarap ninyo. Kung paano ko ho kayo mailihis sa mga ano guys, sa mga negative na yan. So, marami hong paraan na makakaiwas kayo sa mga ano yan guys. Pero, yun nga po ang inano ko sa inyo na sa bawat iniisip mo at bawat binabanggit mo, yun po yung mangyayari. So, kung sinamahan, kung minamanifest mo yan, and then palagi kang nagdadasal, palagi kang humihiling, palagi yan na ano mo, binabanggit mo, and then samahan mo ng action. Napakadali. Napakadali sa isang iglap. Nandyan na siya. So, yung ano guys, yung mindset. Napaka-importante talaga ng mindset, yung assuming mo. So, ina-assume mo na ano yun guys. Ina-assume mo na yung kotse mapapasayo and then wala ka naman trabaho, yung wala ka naman ano guys. So, nag-a-assume ka, nagmamanifest ka, then samahan mo ng action. Kasi yun, ang pagmamanifest, magiging effortless lang siya. Kumbaga sa mga utang, kinuha mo siya ng 6 months to pay, magiging 2 months to pay lang siya o pwede mo pa siyang ikas. Yun po yung sikreto niyan. Kung ang kailangan mong pera ay 1,000 lamang and then nagmanifest ka, nagtrabaho ka, nagano ka, asahan, hindi mo namamalayan na yung 1,000 mo naging triple, 10 times pa. Kasi nga gumawa, nagmanifest ka and then nag-action ka. Yun po yung sikreto nun. Kahit po magmanifest ka ng magmanifest. Mag-assuming ka ng mag-assuming. Kung wala ka naman action na ginawa, wala rin ang mangyayari. Ito guys, ito naman yung isa naman. Kayod ka ng kayod. Ano, trabaho ka ng trabaho, pero daing ka naman ng daing. Umaga pa lang sermon ka na ng sermon. Umaga pa lang nandyan ka na sa chismisa, nakikipag, ano guys, kahit anuhin mo lahat yung trabaho, kahit pasukin mo lahat yung racket, guys, talagang walang mangyayari sa'yo kung wala kang talagang mindset. Wala ka talagang, ano guys, kasi ang chismis, negative yan. Pakikipagbasag ulo, negative yan.
ang panonood ng TV na maghapon, negatibo po yan. Guys, alam niyo kung bakit po yan negative? Nanonood ka ng drama, yung buhay mo magiging drama. Nanonood ka ng balita, nakatakot-takot yung balita. So, hindi ko naman hong inano guys na huwag kayong manood, huwag kayong ano guys. Pero kung yung buhay mo, itinuon mo na lang sa paghihiga, wala akong mangyayari. Kung yung buhay mo, itinuon mo na lang na naabangan mo na lang yung sabong. And guys, so ang pagsusugal ay hindi ho yan, ano, walang seguridad. 50-50. And kadalasan, talo ka pa rin. So ito lamang guys, at maraming maraming salamat po sa inyong lahat, at God bless po.